con Dios. Sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, ang salansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y gawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo, mga kapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway mapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong maaraw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Pisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga.
hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasa salig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas, tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang payag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong didinggin ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinama ni Jesus si Pedro at ang mga magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag ng parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa idumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na labas kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasabasog. Ngunit nilapitan nila si Jesus at inipo, Tumindig kayo, aniya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita, kundi si Jesus.
At habang mababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mabubuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang mga lahat. Minamahal kong kapatid, bago po ang lahat, no? Ako po yung humihingi ng paumanhin sapagkat medyo nahirapan po ako magsalita, no? Medyo napaos lang po ako, no? Ngayong ikalawang linggo po ng ating pagninilay, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan po tayo na ating Panginoon na tingnan po yung ating pamamaraan upang tayo ay makatungo sa kanyang kaharian. Yung transfiguration po, narinig natin sa ating mabuting balita kanina at napakahalaga po nito sapagkat sa pamamagitan po nito, itinuturo sa atin ang ating Panginoon ang daan patungo sa kanyang kaharian. Yung transfiguration po ay galing sa salitang Griego na ibig sabihin ay metamorphosis. Kapag po naririnig niyo yung salitang metamorphosis, ano po yung naaalala ninyo? Parang paro-paro, life cycle ng isang paro-paro, tama po ba? At tulad ng life cycle na isang paro-paro, ganun din yung pagbabagong anyo na inaasahan sa atin. At ano ba yung pagbabagong anyong iyon na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus nung nagkatawang tao siya para sa atin? Iniwan niya lahat, pinilikuran niya lahat, ibinigay niya yung buong buo niya sarili upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nagpakababa siya, no? Kaya nga, kaya tulad sa life cycle, naging para siya kuot, no? Sa tingin ng iba, hindi maganda, hindi kaaya-aya, no? Sa tingin ng marami, hindi ka lugod-lugod. Bakit? Sabagkat nakakadiri, no? Isang kuot. Alam natin, di kalaunan po. Itong uod na ito ay magiging paro-paro. Itong uod na to ay magdudulot ng magkaroon ng paglaya doon sa isang pangit na sitwasyon. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, ito yung hamon sa atin ngayon. Yung ating buhay, hindi po madali. Meron tayong mga suliranin. Meron tayong mga pinagdadaanang paghihirap sa ating buhay. No? Minsan pa may nagtanong sa akin matanda. Sabi niya, Father, bakit po ganun ang buhay? Sinusunod ko naman ang kalooban ng Diyos, pero nahihirapan pa rin po ako. Hindi ko naman po sinusuway yung utos niya, pero nahihirapan pa rin po ako. Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, normal na tanungin natin yan sa harapan ng Diyos. Pero nais ko po ipaalala sa atin, yung paghihirap, parte ng ating buhay o parte ng ating buhay. Yung paghihirap, hindi natin may aalis sa atin. Natural na tayo ay may hirapan. Natural na may paghihirap sa ating buhay. Hindi po madali na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa ibang version ng transfiguration na ating mabuting balita, ano yung ginawa ni Pedro? Sabi niya, Panginoon, dumito na lamang po tayo. Magtatayo ako ng tent para sa inyo.
para kay Moises at Elijah at para sa inyo, dito na lang tayo. At hindi ibig sabihin ni Pedro doon. Dito na lang tayo sa bundok na ito. Iwasan natin yung paghihirap. Kalimutan na natin yung paghihirap. Pero hindi po yun yung itinuturo ni Jesus doon sa pagbabagong anyong iyon. Ipinakita sa kanila ni Jesus yung bagay na iyon upang kanila mapagtanto. Sa kabila ng kanilang dadanasin paghihirap, sa kabila ng kanilang ma-experience na inconvenience dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, merong langit na reward. Ang katapusan ay langit. Yung paghihirap natin, ang katapusan ay langit. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ano yung hamon sa atin ng Diyos na ipinakita sa atin, ay ipinakita sa kanilang tatlo, ay ipinakita sa mga alagad, yung pambihirang karanasang iyon. Sabi ng ating Panginoon, makinig kayo, makinig. Pakinggan niyo siya na aking anak. Makinig kayo. Bakit? Sapagkat nasa kanya yung katotohanan. Makikinig sapagkat alam natin sa ating sarili kung tayo lamang hindi natin kaya. Alam natin sa ating sarili o yung sariling lakas lang natin, hindi natin mapagtatagumpayan yung problema. Alam natin sa ating sarili na kung efforts lang natin yung gagawin natin, wala. Wala tayong matatapos. Parati tayong bigo. Bakit? Sabagkat ito'y lakas lang natin. Pero pag isinama natin ang Diyos, kahit na mahirap, kahit na parang talo tayo at hindi natin kaya, malalagpasan natin ang anumang pagsubok. Kakayanin natin ang anumang suliranin sapagkat alam natin na nandiyan ang Diyos kasakasama natin. Kaya nga, mga minamahal ko, kapatid, nawa yung pagkakataong ito magpaalala sa atin ngayong buong panahon ng Kwaresma, ano man yung ating dinadanas na paghihirap, ay pakikiisa natin sa Diyos doon sa krus. At yung pagbabakita sa kanila ng katotohanan ng iyon, na tila isang maluwalhating langit magpaalala sa atin. Sa kabila ng ating mga tinitiis sa paghihirap, sa kabila ng ating mga pagdudusa, merong langit. May hangganan yung ating paghihirap. May hangganan yung ating mga dinadanas. May katapusan yung ating mga pagdurusa dahil may langit. Ipinakita sa kanila ni Jesus. Dadanasin niyo ang lahat. Pero huwag kayong mag-alala. May langit. Maghihirap kayo. Uusigin kayo ng maraming tao dahil sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. May langit. Makakasama niyo ako sa katapusan ng mundo. Makakasama niyo ako sa kahuli-hulihan. Hindi kayo habang buhay magdudusa. Hindi kayo habang buhay nagaranas ng kasamaan. Bakit? Kasi lahat ng sumunod sa akin, lahat na natiling tapat, may langit.
Kaya po sa panahon ngayon ng ating pagdiriwang, sa panahon ngayon ng Kwaresma, yun po yung handa natin sa ating sarili. Linisin natin yung ating kalooban, tanggalin yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Tanggalin yung mga bagay na umadlang sa atin upang tayo ay tunay na makalapit sa Diyos. Wala dapat buwang ang kasamaan at kasalanan sa ating buhay. Kung gusto natin makapiling ang Diyos, lumaban tayo ng patas. Kung gusto natin makita ang Diyos, magsumikapan natin gumawa ng tama. Lumaban ng patas. Maraming madaling paraan upang mapaglabanan natin at mapagtagumpayan o makapagsurvive tayo sa mundong ito. Pero hindi maka-Diyos yung karamihan. Nakakalungkot. Bakit? Yung iba sa atin nagre-resort sa mga hindi maka-Diyos na paraan upang makasurvive sa buhay na ito. Paalala sa atin, muling pinapaalala ni Jesus, pagdaanan mo, lumaban ka ng patas sa buhay na ito. At sa kahuli-ulihan, makakamtan mo ang langit. Mararanasan mo ang kanyang tapat na pag-ibig kung ikaw din ay naging tapat sa kanya. Kaya po mga minamahal kong kapatid, ito yung samot na langin sa pagkapatuloy ng ating pagdiriwang. Nawa, patuloy tayong magbigay ng ating sarili. Ibigay ang ating sarili upang tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong naririnig mula sa kalangitan ng tinig ng Diyos, Amang ibinubunyag na si Jesus, bilang kanyang minamahal, mapagtanto nawa natin tayo rin kanyang iniibig habang ating idinadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikhat ipinatutupad, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na natitipon ngayon,
Matagpuan nawa namin ang kahulugan ng pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap maging mabuting tulad mo, silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Pakinggan mo iyong mga minamahal, Ama. Ilapit mo kaming lalo sa iyong puso upang kami rin matutong umibig tulad ng iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito ang handog ng iyong bayang sumasamot humingi ng patawad mo. Sa'yo, ang tinapay at alak na ito ang handog ng iyong bayang sumasamot humingi ng patawad mo. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid o pangabagahin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ang pagpapabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, doon ay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y mamatay para sa lahat, sa kanila, sa kanya ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng diwanag, ang iyong mga utos, mga propeta, ay pawang tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay ng maligaya. Kaya kaisa ng anghel, nagsisiawit at papuri sa iyo nung walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Giyat sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagdisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, likan niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Respusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Bispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa ang silimuling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, gawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawan mo at paginapatin mo lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niya si Jose. Kay San mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagkupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubinin naman nakagagaling na utos turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayos sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Patungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan, pagkakaisay sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang ordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iningatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mabag. Buhay kong may pagtangkaan, buhay kong may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, sana'y pahintulutan
lagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman. Kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisinda? Matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisinda? Matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikadalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parokyal vicar. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man ang lupang ibabaw, pinagsalo mo na kami sa kariktaan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyariing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.